Mga chong, sa video kong ito ay pupuntahan natin ang isang magandang tambayan na matatagpuan sa kahabaan ng Lipa Aluminos Road, na kung saan makikita mo ang ganda ng tanawin ng kalikasan habang ikaw ay nagkakape at nagmumuni-muni. Kaya tara, samahan niyo ako, mga chong. Magandang araw, mga chong. So ngayon lang ulit tayo nakita-kita at ngayon lang ulit ako gagawa ng vlog. So isahan natin dito, tayo dumaan sa Depression Road na dati nating pinitured, mga chong, sa ating mga naunang vlog. So ito nga pala yung Inisluban, Marawoy, sabihin na natin Balete, Depression Road. So ito yung nagkoconnecta or the version road na magkukonekta doon sa pinatawag na Lipa Aluminos Road. Samahan niyo ako, mga chong, at walang bibitiw sa aking muling pagbabalik. Sana mabigyan ko ng magandang video kayo ulit kahit naninibago pa ako ulit, mga chong. So yan, dito tayo, diretso lang tayo. So mga chong, ngayon approaching na tayo dito sa sinasabi kong yung pinaka-crossing po ng Lipa Aluminos Road at saka Lipa Padre Garcia Road. So pag gumanan po kayo dyan, yan po yung papuntang Barangay Talisay, na ngayon ay sa tingin ko piyesta po ngayon. So ito na po yung kung tatandaan nyo dati, dito tayo nag-vlog. So yan, mga chong. So galing tayo dun sa dulo. So yun yung galing sa Lipa. Ito naman pong nasa harapan natin, ito yung papunta na dun sa Lipa Aluminos Road. At ito naman pong nasa kanan natin, ayan na po yung papunta dun sa Lipa Padre Garcia Road. So kita nyo, ang Lipa po ay nagiging daanan na po papunta dun sa iba't ibang bayan. So marami na pong lusutan dito. At ngayon nga po, titignan natin, pupunta na natin yung Lipa Aluminos Road na nagiging access road na rin po, mga chong. So let's go, mga chong. Ganda kasi ng view. Yan, no? Oh. Diba? Busog lang. Ingat lang tayo. Pero swabe yan. Alright. Yan. Oh. So, ito na yung sabi doon, this is where your taxes go. Buwis pala natin yung mga chong. So, diretso. Yan na. Malapit na tayo sa palusong na bahagi. Yan, yung tinatawag nilang blue deck. So, yan na, bubungad na sa atin ito, tinatawag nilang blue deck. So, dito mga chong, may option kayong tumigil. May kapihan na rin dito, kainan. So, yan. Oh. So, yan yung bagong attraction dito, Aluminos. So, good copy. Dito tayo titigil sa kabila. Right. Tambay lang, mga chong. Right. So, yan, no? Ganda. So mga chong, nandito na nga po tayo dito sa Lipa Aluminos Road. So usually dito po tumatambay yung mga nagmo-motor, nagba-bike. So ayan, kung makikita nyo, dati wala yan. So ngayon meron na. Ang ganda ng daan, dulo. Tapos ito yung paligid na makikita mo, mga chong. So ayan, nature na nature. So yun, napansin ko lang meron doon mga tindahan. Dati wala namang install to eh. So puntahan natin. Lakad tayo, mga chong. So ayan. Good morning. Ito ka nagtitinda? Apo. So matagal ka na rin dito? Araw-araw ka nandito? Apo. So ito ang pwesto mo. Anong tinitinda mo? Siomay po at saka cheese stick. Siomay at saka? Cheese stick.
at cheese steak. So marami naman nabili. Okay. Tapos yung kapehan, punta natin yung kapehan. Ayan. Aba, ayos. Ang ganda naman. Wow, ito pala dito ang kape. So hindi nyo na kailangan pumunta pa sa Starbucks. Uy sir, magandang umaga po. Sa inyo po ba to? Yes po. Dati kasi napapansin ko, meron na dito nagtitinda ng kape. So yung parang mga ano lang, yung cart-cart lang. Opo. Ito na ba yun? Opo. So kayo yung may-ari? Opo. Okay. Taga rin po kayo. So kagano na katagal to? Mag-one year na po. One year? So far okay naman? Opo. Malaki naman ang kita. Okay. Nakakilang cup tayo ng coffee isang araw? Yes, sir, highest ano namin, 150 cups. 150 cups a day. So, daig nyo pa yung ibang mga nasa mall, no? Alam ko sa mga mall, usually tinatanong ko, 100 lang eh. Tsaka, pero kayo, ang dami ng ano. 150, sir, pinakamataas na. So, marami na rin kita. So, ito lang, tanong ko lang. Kasi, so, matagal na rin kayo dito, di ba, nagtitinda? So, hindi nyo balintana yung panganib? Yes, sir, nado na po tayo sa, no, sa Diyang Delegado, pero kahit pa paano, sa tagal namin dito, sir, wala pa namang. So, hanggang ano oras ba kayo nagbubukas? Bali ano, sir, open na kami ng 5 a.m. hanggang 7 p.m. po ng hapon. So, 5 a.m. hanggang 7 p.m. ng hapon. Ah, ng gabi na, no? So, ibig sabihin, sir, wala bang insidente na minsan titigilan kayo ng mga nakamotor? Wala pang ganon. Kasi yun, sir, usually, ang kinakatakot ng iba, yung mga ganito kasing tambaya mismo, usually, meron titigil sa'yo na nakamotor. Minsan, alam nyo na, hold up. Oh, pero dito, walang ganong incident. Dito naman, sir, may titigil na motor, pero bibili ng kape. Yun, so yun. So, safe na safe silang pumunta dito, no, sir? Oh, sir, safe dito, sir. Ayan, sir, makikita nyo. Eh, apapan ko lang, ha. Titignan ko lang. So, yun, hanggang sa dulo po. Ayan, i-install nila. Hanggang dito. So, may mga nagkakape rin po. Ma'am, taga saan kayo? Lipa. Ah, Lipa, sa akin sa Lipa. Taga Lipa rin ako, eh. Ah, sa may Anilaw kami. Anilaw Labak? So, hindi, proper. Anilaw proper. So, taga Bugtong lang ako. So, salamat sa tinignan. But, madalas ka ba dito? Narinig ko lang din kasi ito eh. So, nagmamotor kayo? Ah. Ito yung motor nyo. Oo. So, magkasama po kayo. Mag-ina kami. Ah, mag-ina po kayo. Ang ganda ng bonding nyo. Ah. Ayos pala kayo. So, na-enjoy mo ba pag nag-drive si mami? Hindi. Hindi po? Bakit? Bakit hindi? Bakit hindi? Gusto ko po ako mag-drive. Ay, nag-drive ka na ba? May lisensya ka na ba? Hindi ko pa lang. Ilang taon na po si ma'am? 18 po. 18, okay. So, meron din akong anak. Nasa 21 na ngayon yung anak ko. Ganun din ang problema namin. Minsan gusto niya mag-drive na rin. Pero hindi ko pinapayagan. Malalaman mo pag nagkaanak na kung bakit. Ayaw ni mami mag-ano na. So ma'am, maraming pala salamat. May gusto kayong batiin? Shoutout? Shoutout sa mga full throttle family, HDM family ko sa Ian Family Party. Saan kayo katrabaho? Sa bahay, home base. Home base lang po. Ikaw, Neng, mga ka-classmate mo? Shoutout po sa classmate ko po sa SD. Salamat. Thank you. Bye-bye. Para po sa mga gustong pumunta dito sa Angus Coffee, pwede po kayong pumunta every Tuesday to Saturday, eto Sunday. Open po kami ng 5 a.m. to 7 p.m. para sa mga pupunta na lang, maging responsibilidad natin yung basura. So yun po, sinasabi ni sir na sana yung mga dadayo dito, maging ano naman kayo, respeto nyo yung lugar. Eco-friendly tayo, F. So sabi nga nila, leave no trace na sir. Yes. No? Pero ang magagarantihan nila dito, napakaganda ng ambience, relaxing. Tsaka napakasarap magkape na po. Oh, yes, sir. Napakasarap tumambay. Tumambay. So, open sila from? Tuesday to Sunday, 5 a.m. to 7 p.m. Oh, so, kung yung pagmadaling araw pa lang, gusto nyo na magkape. Oh, sir. Pwede na tumambay kayo dito. Alimbawa, may hangover kayo, no? Yes, pwede. Kung gusto nyo rin naman po na medyo may konting alak, meron din po tayo dito. Hindi naman moderate naman ang alak na yun. Kasi kasama na rin naman sa atin. Ibig po sabihin ni ma'am, hindi yung anak na ano, kasama sa coffee yun. So, wala pong umiinom dito, ha? Yung kape lang po, dinadaglag, nilalagyan nila ng ano, di ba? Ano bang? Whiskey. Opo. Shoutout, Lana! Amos Coffee. Amos Coffee. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Dito sa area po kasi na to, makikita nyo, meron ng pinatayo na parang tourist attraction. Same time, pag pinan ko dito, kalikasan na makikita mo. So, ayan po yung hindi nyo lagi makikita pag nadun lang kayo sa atin sa syudad. So, makikita nyo, ingay ng kapitbahay nyo. Tayo ng aso sa karsada. Dito, wala kang makikita. Napakalinis. So, mga chong, mula po dito sa napakaganda tambayan dito sa may Lipa, Anamidus Road. So, kung saan kadalasan tumitigil ang mga sasakyan. Dito ko na po tinatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyo at pasensya na po. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi marami po tayong ginawang mga bagay-bagay. So, sana supportahan nyo pa rin ako. Patuloy tayong manood sa aking mga vlog at suportahan nyo rin po yung mga tindahan dito kasi napakaganda po talaga nung lugar
same time, daanan talaga, tahimik. So, hindi kayo kung kape, hindi kayo mabibitin sa kape. Maraming kape dito. Ay! Yun. Ang Lipa Aluminos Road ay may habang 17.4 kilometers na nagsisimula sa Barangay Marawoy, Lipa City at nagtatapos sa Barangay San Agustin, Aluminos, Laguna, na ang layunin ay mapadali ang biyahe mula Batangas patungo sa lungsod ng San Pablo sa lalawigan ng Laguna. Sa kasalukuyan, ito na ang pinakamabilis na daan patungo sa mga bayan ng San Pablo, Laguna at ang mga kalapit nitong bayan na gaya ng Rizal, Nagkarlan, at Liliw Laguna sa kasalukuyan. Sabi nga nila, pag may daan, may kaunlaran.